Pag-usapan po natin 7 signs na yayaman ka balang araw. Kahit mahirap ka ngayon, kahit hindi ka nag-aral, merong mga ugali at mga signs na pag meron ka nito, malaking chance yayaman ka magiging milyonaryo. Okay? Alam ko marami sa inyo depressed, walang pera ngayon, walang opportunity, pero itong 7 kailangan natin gawin. Number 1, kailangan may goal ka sa buhay. Kailangan meron ka talagang gustong abutin. Gusto mo yumaman, gusto mo kumita, gusto mo mag-ipon. Diba? May plano ka para dito. Tapos sisipagan mo, nakafocus ka dito sa trabaho mo, sa negosyo mo. Hindi pwede pa banjing-banjing, isip dito, isip doon. Kung gusto nyo focus, focus tayo. Kasi lalo na kung mahirap ka pa ngayon. So may goal. Yung iba, ayaw yumaman. Eh. Parang okay na, ganito lang. Eh. Number 2, dapat ayaw mo ng shortcut at instant money, instant milyonaryo. Pag nag-iisip ka ng instant milyonaryo, may nag-text sa'yo na fake, may nag-scam sa'yo na yayaman ka dito. Pag naniniwala ka doon, mahirap ka yumaman. Kasi hindi nga tunay yun eh. Fake eh. Malilito ka eh. Dapat matuto ka magdahan-dahan kita. Di bale, ang goal mo ngayon, kumita ng 1,000 sa isang linggo. O mamaya, 10,000 sa isang buwan. Dapat may goal ka pa konti-konti. Okay? Number 3, kailangan marunong ka mag-risk. May tapang ka mag-risk. Kaya mo mag-negosyo. Sa tingin ko, pag hindi kayo nakatapos sa pag-aaral, negosyo na lang. Eh. Kung nakatapos ka college, maganda degree mo, pwede ka magtrabaho. Pero kung hindi ka nakatapos, negosyo na. Mas may chance tayo manalo doon. Sa negosyo, dapat una ka. Alam mo ano yung bago na hindi pa nga dumarating eh, uso na sa'yo. Meron kang foresight eh. So, kaya mo mag-risk. Okay? Number 4, hindi ka sumusuko. Siyempre, yung una, pangalawang negosyo mo, baka lugi, natalo, diba? Pero kahit nalugi ka, okay lang yun eh. Kahit break-even lang. Ang ibig sabihin, sumubok ka sa maliit na negosyo, hindi ka sumuko, at yung lessons sa unang negosyo mo, yun ang gagamitin mo. Yung sipag mo, nakuha mo na yung sipag paglista. Diba? Okay yung lista mo, lugi ka ng una. At least marunong ka na maglista. Sa susunod na laban, susunod na project mo, mas malaking chance ka na mag-succeed. Kasi natuto ka na. Grade 1 yun. Ngayon, pang grade 2, grade 3. So, wag susuko. Number 5, kailangan open mind ka. Bukas ang pag-iisip mo kung ano bago sa paligid, ano na ba bago ngayon. Nagbago na ang negosyo, nagbago na ang mundo. Diba? Yung dating mabenta, hindi na mabenta ngayon. Yung okay dati, hindi na okay ngayon eh. So alam mo, nakikinig ka sa mga tao, ito pala bago, ito dito. So marunong ka mag-adjust. Hindi porke itong negosyo mo, kumikita ka na, let's say, nagbebenta, meron kang tindahan na maliit. Ang benta mo ganito, maliit, tapos isip mo yun na lang, paulit-ulit yun na lang gagawin mo, hindi po pwede. Nagbabago. Nagbabago ang mundo at paligid mo. Marunong ka mag-adjust. Number 6, napakahalaga, dapat matipid. Marunong ka matipid, huwag utang ng utang. Oo. Paano ba 'to? Dapat kasi may ugali na may self-control. For example, meron kang 1,000 pesos. Kumita ka 1,000. Ano iisipin mo sa 1,000? Pag ang ugali mo sa 1,000, 1,000, happy-happy na ako, magiinuman na ako, magpa-party na ako, masaya. Weekend, masaya, may 1,000 ako. Pag iutak mong ganon, talagang bagong kita ng 1,000, gagastos agad, papasikat sa kaibigan, hindi yayaman. Pag may 1,000 ka, ang gusto ko, 500 tago mo. Ipit mo sa baol. Diba? Dapat nakatago yun. Nakaipit, walang galawan. Titignan mo lang pag natutulog ka. Walang galawan. Ipit lang yan. Tapos, pwede ka mag-enjoy ng 50 pesos. Kung gusto mo. Doon lang. Pero marunong ka mag-ipit at walang galawan yun. Para pag umabot na yung pera mo ng 100,000, 200,000, kaya mo mag-ipit ng kalahati. Okay? Kasi kung wala kang self-control, bibili agad, wala eh. Hindi pa nga milyonaryo, bili na ng bili. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Kailangan marunong ka talaga magtiis at mag-invest sa future. Ganun talaga eh. Nag-iipon ka nga eh.
nag-iipot. Parang yung building eh. Siyempre, kailangan itatayo mo. Hindi pwede first floor pa lang. Kinuha mo na agad yung first floor mo. Dibagsak yung building mo. Itataas mo talaga siya. Last, number 7, napakahalaga, kailangan marunong ka magbigay. Okay? Kahit 1,000 ang kita mo, kung kaya mo magbigay ng 50 pesos, kung kaya mo pa nga 10%, 100 pesos, okay yun. Kasi pag mas nagbibigay ka, mas sinuswerte yung negosyo mo, may blessings kay God, at mas maganda rin naman, mas nagsasucceed eh. Mas magtitiwala yung tao. Tsaka dapat honest ka pala sa negosyo, hindi illegal. Dapat honest, masipag, para magtiwala. Kasi pag niloko mo yung tao, maluloko mo lang siya 10 beses. Kahit makaloko ka ng 50,000, 10 beses lang. Kakalat yung pangalan mo, ay manluloko to, wala nang lalapit sa'yo. Pag umutang ka sa banko, hindi mo binayaran, inutangan mo lahat, wala, mabablock na yung pangalan mo. Diba? So, huwag mo sirain yung future mo sa instant kita. So, yan ang 7 tips natin. In summary, tipid talaga. Alamin kung ano meron ka, ano yung gasto, self-control, walang instant milyonaryo, tiyaga tayo sa mababa. Okay lang maliit na kita. Pag natuto ka sa maliit, aabot yan ng milyon. Tuloy-tuloy lang kung ano man yung ginagawa mo, kahit pa konti-konti lang ang kita. And last tip, huwag susuko. Okay? So sana mailagay nyo to sa utak nyo para at least pag ganito mindset mo, ito yung mindset ng yumayaman. God bless po at good luck sa inyo.